Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po uli ang inyong teacher, si Sir Tony Falcon, para po sa isa naman pong pag-aaral. Sa araw pong ito, tuturuan po kayo kung paano po magbigay ng pangalan sa mga hydrocarbons. Sige po, samahan niyo po ako sa videong ito. Bago natin po ituloy ang ating pagbibigay ng mga pangalan sa mga hydrocarbons, gusto ko pong sagutin muna kung ano po yung mga hydrocarbons. Ang mga hydrocarbons po, ito yung pong mga compounds na binubuo po sila ng carbon at saka hydrogen. Halimbawa po sa mga popular na mga hydrocarbons, naririnig niyo po ito. Halimbawa po, octane, pentene, methane, ethene, yan po ang mga tinatag nating mga hydrocarbons. Pero paano po kung wala yung mga pangalan nila at nakikita nyo lamang po yung kanilang mga structural components? So paano po natin sila bibigyan ng mga pangalan? Okay, so yung po mga hydrocarbons, nakapangalan po sila ayon po una sa number po ng mga carbons present, no? At meron pong mga prefixes ang mga yan. So nakikita nyo naman po sa slides ngayon yung mga organic prefixes. So halimbawa po, kapag po ang organic compounds, meron lamang po siyang isang carbon, ang kanya pong prefixes na makikita nyo doon ay meth. Okay? Pag dalawa pong carbon, eth, 3, prop, 4, but, 5, pent, 6, hex, 7, hep, 8, oct, 9, non, and 10 po, dec. So yun po ang mga organic prefixes, no? Yung po mga number na binabanggit ko kanina, yung 1, 2, 3 hanggang 10, yun po yung mga number of carbon presence po sa isang organic o hydrocarbons, no? So wag niyo po kakalimutan po, yun po ay meron pong mga nakalaan na organic prefix. Sa slides naman pong ito, makikita nyo naman po, meron na naman po tayong mga suffixes. So yung kanina po, ipaliwanag ko po kung ano po yung mga organic prefixes. Sa slides pong ito, makikita nyo naman po yung mga suffixes. Para po mabuo, pag pinagsama po natin yan, mabubuo po yung pangalan po ng isang hydrocarbons. So sa slide po nito, makikita nyo po yung mga carbon-carbon, no? And then, makikita nyo po sa gitna, meron pong makikita kayong guhit doon. Ang tawag po doon ay bond. Oh, meron po tinatawag na single bond, na isa lamang po ang guhit between po doon sa dalawang carbon. And then, doon naman po sa pangalawa, meron pong dalawang guhit o dalawang bond na ang tawag po natin ay double bond, no? Connection po ito ng mga carbon to carbon. And then doon sa pangatlo naman po, makakakita po kayo ng connection po doon sa carbon to carbon. May tatlo pong guhit, ang tawag po doon ay triple bond. So doon po sa single bond, yung ng carbon to carbon connection, yun po ay merong suffixes na ane. Doon naman po sa carbon to carbon na meron pong double bond, makikita nyo po, ang pangalan nun ay in. And then po doon sa carbon to carbon na meron pong triple bond, yan po ay ain. No? Yun po ang magiging kabuuan para po doon sa pagbibigay natin ng pangalan sa mga hydrocarbons. Dito naman pong sa slides nito, makikita nyo naman po yung aking mga binigay na halimbawa. Halimbawa po, ang ethane. So, meron po kayong makikita dun sa ethane na dalawang carbon na meron po siyang single bond. By the way po, bakit po ethane? Naalala nyo po yung organic prefix na pagka dalawang carbon, yan po ay eth. And then, pag meron po siyang single bond na connection dun po sa dalawang carbon, yan po ay ane. Kaya po, ethane, no? Doon naman po sa pangalawa,
carbon to carbon na meron po siyang dalawang bond o tinatawag po nating double bond. Kaya po ay ethene. Again, dalawang carbon, eth, at saka po double bond, ethene. Now, carbon to carbon po, meron po siyang tatlong bond o triple bond, yan po ay ethyne. Pangalawang example ko po para mas malinawan nyo pa. Meron po tayo dyan, nakikita nyo sa slides, butane, butene, and butyne. Now, bakit butane? Again, pag po tatlo, apat na carbon na makikita nyo, yan po ang kanyang organic prefixes na but. At siya po ay ane kasi wala po kayong makikitang mga double bond or triple bond. Makikita nyo po, puro mga single bond. Yung connection po dun sa apat na carbon. Kaya nga po siya ay butane. Kaya butane. And then, makikita nyo naman po, dun sa pangalawa, nagbago po yung pangalan niya. From butane, naging butene. Bakit po? Kasi yung apat na carbon, may makikita po kayong double bond. No? So, basta po may nakita po kayo na double bond, kahit na isa lang, magbabago po yung pangalan. So, from butane, magiging butene. Now, dun po sa pangatlo, nagbago po uli ang pangalan. From butene, naging butyne. Kasi po, makikita nyo po, meron pong carbon to carbon na ang kanila pong bonding ay may triple bond. Kaya nga po, yan ay naging butyne. Sana po, naging maliwanag po sa inyo ang ating discussion ngayon. Napakasimple lamang po, pero napakahalaga po yan. Lalong-lalo na po doon sa ating mga mag-aaral na ang pinag-aaralan po nila ay yung naming of hydrocarbons. Sa mga susunod ko pa po mga video na gagawin, gagawa po ako ng part 2 para naman po paano po tayo gagawa ng structural chemical components po pagdating po sa mga hydrocarbons na ito. Yun po ay aabangan nyo pa po. Pero for the meantime po, sana po meron po kayong natutunan sa isang ilang minuto na pag-uusap po natin. At muli po, kung meron po kayong natutunan sa videong ito, huwag niyo pong kalimutan mag-like. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, mag-subscribe na rin po at i-share. Muli po, ito po ang inyong teacher, Sir Tony Falcon, nagsasabi po, marami pong salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon.